Isang wow! Hello! Ilan ang ginagawa niyo sa isang araw? 1,260 boxes po. So, araw-araw, 1,260 boxes. Yes po. E sa isang box, isang dosena. Isang dosena po. So, yes, that's po. Times 12, guys. May buhok na! Ay, oh! So, Nino, papasok tayo sa Mulat Building. Dito po sa El Nino Apartments. Ah, El Nino Apartments, yes po, ang tawag. El Nino Apartments. So, ito ang isa sa mga ipinundar ng tatay mo. Yes po. Wow, anong taon yun? 1982 po. Ang galing. Yes. So, isang tip yan ha. Pag may pera kayo, invest in real estate. Dahil of course, tingnan nyo na ngayon. Real estate kasi doesn't go wrong. Kung mistake man ngayon, yung binili mong lupa, darating yung time will always correct your mistake. Yes, with real estate. Yes. This is our production area. Ito, production. Yes. Ah, parang commissary. Ito mo yung lumang, ano namin, lumang logo. I remember this. Yes. Okay. We have a new commissary that we're building right now. Oo. Na mas bigger. And talagang, ano siya, talagang commissary lang. Talaga. Yes. So, but this one is our commissary right now. Wow, look at this. Ang bango. Grabe! Ito ba yung mga pandesal? Ang bango ng mga pandesal. So, pasok tayo. Yes po. Grabe, ang laki pa dun. Ito po yung aming production area. Okay, production yes. area ito. Dito po nilalagay yung mga trees. Wow! Hello! Ilan ang ginagawa niyo sa isang araw? 1,260 boxes po. So, araw-araw, 1,260 boxes. Yes po. E sa isang box, isang dosena. Isang dosena po. So, yes, that's po. Times 12, guys. Grabe. And sold out lahat yon. Yes po. My God, for the week. Isan, may ano pa yun. May, oh. Kailangan pa namin magdagdag. Ito lang, napaka-importante po nito yung paglalagay ng cheese. Kasi kailangan pantay na pantay yung pagkakalagay. And look at this, ah. You can tell na ang ginagamit nila is actual cheese. Tunay na keso kasi look, gine-grate. You have a super production ninyo. Thank you. Inakala ba ng pamilya nyo na lalaki ito ng ganito? With my dad's expertise sa business, siguro po, tiwala po kaming talagang mapapalaki talaga niya. Dito po namin ang storage ng lahat ng aming mga ingredients at saka yung mga ginagamit sa pang-bake. Yung negosyo ba gusto mo rin gawin full-time? Of course, siyempre po. Parang in time, no? Yes po, yes po. Oo. Sabi mo kanina, yung Mulak name nakatulong. Of course. Oo. Siyempre po. Palagay mo, ikwento mo, paano? Siyempre, yung name recall. Lalo na ikaw, yes po, ninyo yes Mulak. Oo. Yes, ako po yung unang-unang gumamit ng Mulak sa family namin kasi si Amalia Fuentes, nung nag-aatisa po siya, Fuentes po yung gamit niya. So, when I entered showbiz, ako po yung unang-unang gumamit ng Mulak. Then, siyempre, sila Aga, sila... And ito naman is... Production area po ng ibang ito mga... Ito still the production area. For the other bread products. Oo, kasi ang dami nga po nilang bread products. Yes, so, look at this. Sa kwartong ito, oven po. Ang tindi, ang laki ng oven. Opo. Ilan ang naluluto dyan? Ganto, kabuo. Ang pinapasok sa oven, 3-3 ng mga ensaymada. Tinapay o ensaymada ang pinapasok sa oven. Ilang minutes to na paikot-ikot? 12 minutes po. 12 minutes eksakto na yon. Ilang ensaymada ang naluluto niya sa isang ikot? Oo. 80. 80 trays, 80 trays. Yes po. 80 times 12. Oo, yes, mga 1,000. Yes po. 1,000 ensaymadas at one time. Ang yes, galing. Ito po yung other bread products po. Ito yung malalaki ensaymada. Ang mga Pilipino kasi mahilig talaga sa tinapay na. Yes po. Itong, pang merienda, pang breakfast. Itong ensaymada na to guys, tignan nyo Ito salted egg. Yes po. Salted egg with cheese. Yeah. At dito, ang ube paglagay nila. Paglagay ng butter at saka ng sugar. Wow. Yes po.